sa atin lahat. Ang video na ito ay nagmula po kay Kalinga Prab. Ito, kahapon niya ini-upload mga Kalingap at ngayon bibigyan po natin ng reaction. So, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga reaction video. At syempre, huwag mo po nating kakalimutan Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna Vlogs. Suportahan po natin mga Kalingap at syempre yung aking mga kasama sa Upo, The Good Samaritan. Ayan. Ito po yung mga aking mga kasama. Please subscribe po natin sila mga Kalingap. Suportahan din po natin The Good Samaritan Reactors and nandyan din po kasama rin po namin dyan ang mga organic sponsor and supporters. Ayan, suportahan po natin mga Kalingap. At pan po natin tungkol dito sa sitwasyon ni tatay. Bakit ba siya nagkaganyan? Ano yung dahilan? Panoorin po natin. Anong sinasabi nila sa inyo? Gawa nilang masama. Anong mga paninira pong ginagawa? Magnanato daw. Kahit po sa pagtitinda, sinusunod ako. Magsimba kami. Kahit ulis, nagsusunod sa akin. Ay siya? Hindi po totoo po na ano lang ko sa Diyos. Grabe kahit naman. Isang dahil, tama ko pamilya. Sabi ko, naramdaman ko, meron po na ano, sabi ko. Sinusundan po kayo? Sabi ko, hintayin ko yung huling misa at nahuhuli kami. Yung pagbinyag ng alas 11, pagbibinyag, sabi ko, makasagot ko lang yan. Malaki ng pasasalamat. Ngayon na, yung pulis na sa likod na, sabi ko, kahit wala tayong masama, minamasama to. So ayan, nakapanood po natin mga Kalingap. At teka lang po muna kasi pasensya na po kayo dahil medyo maingay yung ating background ngayon dahil malakas po yung ulan, umuulan po dito sa amin. Kaya pasensya na po kayo sa inyong naririnig na background natin. So ituloy po natin mga Kalingap na panood po natin yung kalagayan nila tatay na sinasabi niya dyan na napakahirap ng kanilang sitwasyon dahil kahit pumunta sila sa pagsimba, kung saan sila pumunta, ay merong nakabuntot sa kanila ng polis na tinitingnan siya. Sinusubaybayan siya. Masama yung loob ni tatay dahil bakit ganun yung ginagawa sa kanya, eh wala naman siyang ginagawa na masama. So, yung sitwasyon po ni tatay ay napakahirap mga Kalingap dahil nakatira po sila dun sa isang lugar na may binabantayan siya, meron siyang binigyan siya permiso na tumira doon nung may-ari pero magbabantay siya doon parang siguro parang magrurubing-rubing siya doon sa kasi parang ano yun eh subdivision daw po yun eh parang sa labas ng hindi ko alam kung labas o loob basta subdivision daw po yan na si tatay yung kinuhang security guard parang security guard na taga-bantay o taga-rubing doon sa lugar na yun. So, yung nangyari sa kanya na bakit ganun yung ginagawa sa kanya, napakahirap po ng sitwasyon nila, no? Kahit sa pagsimba, sinasabi niya na binabantayan siya ng pulis, sinusundan, baka iniisip nila na may masamang gagawin si tatay. So, napansin niyo mga Kalingap na talagang stress na si tatay. Sobrang sakit, sama na ng loob niya. Puro sama ng loob yung nasa kanyang isipan, sa isip niya na yung mga ginagawa sa kanila is hindi maganda. Kasi yung mga kapitbahay nila doon, yung malapit doon sa lugar nila is hindi siya pinapakitahan ng maganda. At kahit kamag-anak niya ay kasundo. Sinasabihan siya na ganito, ganyan, na hindi maganda yung kanyang pakikisama, yung parang minamasama sila. Siguro yung mga nakatira doon o yung kamag-anak niya is naiinggit sa kanya. Yun eh. Kasi kung naiinggit sila, siya naman yung nauna kasi sabi niya yung mga nakatira doon sa tabi nila is manggal na. Kasi siya yung nauna doon. So parang siya yung pinagkatiwalaan ng may-ari na siya yung magbantay-bantay. So nakakaawa yung kalagayan ni tatay, diba? So panoorin po natin. Me? Sabi ng pulis na sa loob, sabi, nang maglabas na kami, ang pulis, sabi ng pulis, maglabas na niya po eh. Sabi ko, ang Diyos naglalakbay. Katama ko may bibintangan kami. Matagal na itong tinis ko, ang bigit ng 20 years.
Sinusundan po kayo? Oo, bakit daw? Baka daw magnakaw kayo, ganun? Baka gumawa kayo masama? Pagdakot-dakot. Nagagabihan ako sa palengke. Ibang tingin sa akin ang tao. Parang magnanakaw, ganun? Ito po yan. Sa opinion ko lang po ito, mga Kalinga po. Ewan ko po sa inyo, pero ito is aking opinion lang. Sa nakikita ko po sa kalagayan ni tatay, sabi niya 20 years na nagtiis siya ng ganyan. So, kasi sinasabi niya doon na kahit pumunta siya sa palengke, ay ang tingin niya doon sa mga tao na tumitingin sa kanya ay parang masama yung tingin sa kanya. Ito siguro ay nasa isip niya lang po, mga Kalingap. Kumbaga, yung isang tao na, kasi iba yung nasa isip niya eh. Iniisip niya na lahat ng tumitingin sa kanya is masama yung tingin sa kanya. Kasi yun ang umano sa utak niya eh. Yun yung nangingibabaw sa utak niya. Tama ba yun? Nangingibabaw dun sa kanyang sa kanyang mga iniisip na yung mga tumitingin sa kanya ay iba yung pagtingin sa kanya. Kasi nasanay siya na yung nandun sa lugar niya is iba yung tingin sa kanya na pinagbibintangan siya na sabi niya doon is magnanakaw. Kaya yung nasa isip po niya is ganun din yung sa ibang tao na hindi nakakilala sa kanya. Ganun siguro yung nasa isip niya. Kasi siyempre, ngayon mo lang naman nakita, hindi ka naman mag-iisip na ganyan yung tao na yan hanggang hindi mo naman nakikilala, di ba? Siguro, minsan, yung mga tao na napapatingin sa kanya, siyempre, ang iniisip niya o kung nakakasalubong niya is ganun. Ganun yung nasa utak niya eh. Yun ang nangingibabaw sa kanya na siguro yung mga taong nakakasalubong niya is ang nasa isip ni tatay is ano, tinitingnan siya ng masama, parang ganun. Dahil po yan sa ano, naging sanhi na yan ng kanyang sobrang depression, yung mga pinagdadaanan niya ngayon na kailangan na magamot po siya para yung kanyang depression is mawala. Lalo na ngayon, sinasabi niya dyan na wala siyang tulog. Natutulog siya anong oras na. Magdamag siyang gising. Tapos pagkain niya sa isang beses lang sa isang araw. O, di ba? Yun po yung magiging sanhi nun eh. Talagang depression, yung iba na yung nasa utak mo, iba na yung tumatakbo sa iyong utak. Ganun po yun. Kumbaga, laging nangamumutawi sa iyong isipan na iba yung iniisip mo na yung mga iniisip na ibang tao sa iyo is ganun na pinagbibintangan ka na ganyan, na magnanakaw, ganun. So, sa ano niya po yan, sa isipan niya. Kaya ganyan. Sa Diyos lang ako naghihingi. Tapos po yun ang ROTC. Graduate siya. Tinagaan ko sa pagtitinda kahit may pagkain. Hindi ako nakain. Nagtitinda ako para lang lahat binidibay-dibay ko. Kawawa si tatay. Sabi ko sa mga kapatid, unawaon yun doon ang panganay niyo. Makatapos lang ang isa, tulungan na lang. Dahil nanakit ang mga kapatid ng mga sunod. Grabe yung pinagdaanan ni tatay. Maraming dinanas ko. Magpayuan siya, tinaaral siya. Ay, gusto mo makontak? Sana daw ay makontak. Mapayuhan siya. Tinaaral ko siya ng marangal. So, grabe talaga yung ano ni tatay, no? Yung pinagdadaanan. Kasi mayroon din pala siya ng sama ng loob sa kanyang anak. Kasi sabi niya doon is pinag-aral niya, tapos yung anak niya is umalis dyan. Hindi niya tinulungan yung kanyang mga kapatid. Yung sabi nga ni tatay is inuna niya yung anak niya na yon para mapag-aral, mapagtapos ng pag-aaral, pero umalis doon sa kanila at hindi man lang sila tinulungan. Sobra, no? Grabe yung pinagdaanan ni tatay, no? Siguro iniisip ni tatay na yung pinag-aral niya yung anak niya para naman makatulong doon sa ibang mga kapatid niya. Pero ang nangyari, hindi nakatulong, umalis dyan. Tapos wala silang balita kung ano na nang nangyari doon sa kanyang anak. Kaya yung pa yung nakadagdag sa sama. Lizelle, kung sakaling magbago ko, umuwi ka na lang dito kay papa mo para malaman mo ang itsura ni papa mo. Uwi ka na lang dito. Sana matutunan mo ang pinag-aralan mo. Hindi naman po siya ng ano, graduate ng interview college. Hindi po lang. Kahit pagod-pagod ako, hinahatid. Uwi ka na lang dito kung gusto mo.
Bakit daw lumayas? Baka naman sinasaktan ni tatay. Simula ano mo? Hindi, may barkada ni Tumboy. Kasamang Tumboy at may lalamay. Katapatid yung Tumboy na balo. Limang anak. Gusto mag-asawa ng anak. Trader ako. Pero hindi, para hindi naman sila magsama. Masama. Mga kalingap, na nanawagan po si Ate Helen para dun sa anak niya na si Lisel. Lisel po yung kanyang anak. Sana naman Lisel, umuwi ka na dito. Tulungan mo yung mga magulang mo, no? Kawawa yung sitwasyon nila. Sabi nga ni tatay mo is pinag-aral ka niya para makatapos ka ng pag-aaral. Sana maisip mo naman na kahit papano is matulungan mo naman sila dun sa kanilang kalagayan ngayon. Napakahirap ng kanilang kalagayan. Kung meron man kayong sama ng loob sa isa't isa, is patawarin mo na yung magulang mo, dahil alam mo ang magulang natin ay isa lang yan. Dapat tulungan mo sila para maging maayos yung kanilang kalagayan, dahil sobra-sobra na yung depression na inaabot ng tatay mo. Baka tay, masama yun, kawawang pamilya mo maiiwan. Ito nang ano nga ko, magtitipla na po ng lasa, day. Ay, wag! Kung nag-i-papagdayurap lang. Day, ba't dayo ni tatay? Tayo sila, baka biglang makaisip yan. Ay, day, naalang ko nga ni po, pag nagtitinda ko, tig-tig, babalik po ako sa bahay. Sabi ko, yung papa mo, umawi na tayo. So, ayan mga kalingap, nakakaawa, no? Sobrang nakakaawa talaga. At ang hiling nila kay Kalinga Prab is mapauwi sila sa probinsya, dahil gusto nila na makaalis dyan para yung mga naiingit sa kanila ay hindi na sila, para hindi na sila kaingitan. Siguro kinakaingitan sila dyan kasi ang dami nga naman nilang tanim dyan, eh. Ang dami po nilang tanim na binibenta ni Ate Helen, ni Nanay Helen. Kaya siguro marami yung naiingit sa kanya. At saka mga kalingap, yung sinasabi ni tatay na gusto na niya magpakamatay, huwag niyong gagawin yan, tay. Dahil hindi po yan maganda. Dahil hindi yan makakatulong sa iyong mga problema. Hindi talaga makakatulong. Isipin mo yung mga anak mo nandyan pa, maliliit pa, na umaasa sa'yo na mag-isip ka ng maganda. Hindi po solusyon yung pagpakamatay. Hindi yun maganda. Kaya sabi nga ni Kalinga Prab, handa nilang tulungan sila tatay, sila mag-anak, makauwi ng probinsya. Yung gusto nila kasi umuwi sa probinsya, tutulungan nila para yung dinadalang sama ng loob, yung problema nila tatay ay masolusyonan. So hanggang dito na lamang po muna, at aabangan po natin kung ano yung mga mangyayari dyan sa sitwasyon nila tatay, ano yung gagawing aksyon nila Kalinga para mapaalis sila dyan, matulungan sila at maging maayos yung kalagayan nila. So hanggang dito na lamang po muna, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.